Hindi susunod ang ilang mangingisda sa Zambales sa fishing ban na ipatutupad ng China hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang action dyan ng Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Chino Gaston. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 arbitral award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China. Kasama sa fishing ban ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China, pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Isa lamang po yung kinikilala nating batas. Kung ano yung ating umiiral na batas sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Wala po kaming pakialam sa mga sinasabi po silang batas nila na yan. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, pwede raw itong basihan ang bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwedeng hindi pansinin yon. And if they try to enforce it, then that will be, again, an imposition and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration then. Mm-hmm. So pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against them. Just in case, pwede mag-deploy doon. Dapat lang na bigyan ng cost ng support